Ayan guys, okay na po ba? Ayan. Yes po, pero hindi pa lang po naka-full screen, sir. Hindi pa po naka-full screen. Okay, full screen po tayo. Ayan, nasa na yung ano. Okay. Okay, let's go. Pakilala ko po uli. Ito na ba yung ano natin, yung hindi natin kanina na discuss? Ano po? Kasi yung lumabas, yung kay Michelle na ano, na mukha. Yes po. Ayan. Pasensya na po kayo kasi itong aking computer na ito, mostly o most of the time, siya yung gumagamit, lalo na po pagdating sa speakership. So, ayan. Ako nga po pala ulit, si Ricardo Manato, Master in Business Administrations. Ayan po yung aking pong masteral. Tapos nagtapos po ako ng college ng Bachelor of Science in Accountancy. Ayan, for your info po, ayan, kaklase ko po si, ano, si GJ Poli at marami rin po kami mga kabats dito na engganyan na rin po pumasok. Nandiyan na po si Nanet, si Tessie at saka si, ano, si Ate Malu. So marami na rin po kami dito magkakabats. So, kasi po, ayan, sa Churi by Churi, natutunan na nga po namin na about investment. So, sa accounting pa lang, pinag-aralan na po namin ang investment. But more on Churi lang po, hindi po natin sila napag-aralan yung actual kung paano po ba tayo mag-invest. So, ibig sabihin, dumating yung panahon na nagkaroon kami ng kanya-kanyang, ano, nagkanya-kanyang kaming buhay. Ang nagkataon po na nakapagtrabaho ako sa Makati. Doon sa Makati, doon po ako nahasa sa pagiging investor. Kasi po, nakapagtrabaho ako sa ano, Kyoto Security Services na sa stock market po yung, ano, yung naging trabaho natin. So from that, nagkaroon po ng Churi at nabuo po sa utak ko one day na kapag ako po ay nagkaroon o nakaluwag-luwag, sabi nga ng mga matatanda, pag ikay nakaluwag-luwag, gawin mo kung anong gusto mo. That's why, nung ako po ay magkaroon ng trabaho dito sa Italy, nag-umpisa po ako sa mutual funds, sa stock market, at sa lahat na layata ng klase ng investment ang napasok ko. So ako rin po yung founder ng Recroom Adventure. I am a proud OFW. Pero ngayon, I am proud of, huwag po tayong masiyahan na tayo po ay OFW. Kasi po pag tinawag tayong OFW, we are depending our income to our employer. How about kung mamatay yung employer mo? Katulad nung nangyari sa akin last February. Di ba nga? Kasi wala na yung sweldo. At the same time, kung yung kinikita mo ron is alam mo na ganun yung, ano, ganun yung kikitain mo every month, papaano na kung may mangyari? So katulad nung nangyari sa ng amo ko namatay, so wala na akong ano income. So napaghandaan ko po 'yun. Ibig sabihin nung malakas pa yung amo ko na kumikita ako, nag-iinvest po ako. That's why I am proud to become an OFI, Overseas Filipino Investor. 'Di ba? Nakikita natin na every president of the Philippines sinasabi, we are engaging or we are inviting an investor in the foreign land para mag-invest sa Pilipinas. Pero kung tayo po mismo na OFW, na tinagurian niya tayong bayani ng bagong panahon, kung tayo po mismo ang mag-i-invest, kung tayo po mismo, yung pera natin ang i-invest natin sa Pilipinas, hindi na natin kailangan ng mga foreign investor. We ourselves can move the mountains because of our effort or because of our investment. Diba? Yan po yung ilagay natin sa back ng ating mind. So hindi po tayo kinakailangan, hindi na natin kinakailangan ng other investor sa Philippines. In our little way, kaya natin na maging investor. So ayan. So hindi lang po yan, naging Bureau of Gain Management and Penology Warden din po ako. Professor po ako ng Wesleyan University, Account Executive ng Promo Optic at saka Finance Assistance ng First Life Insurance. So ayan po yung mga pinagdaanan ko. So let's go to the topic na po, sa mutual funds. Sa accounting icebreaker lang po, ibig sabihin, ayan po yung bilang pang-welcome ko sa mga hindi nakakakilala sa akin. At yan na rin po yung ano, kumbaga, sabi nga ni Sir Bobby, ang ganda-ganda yung ano niya, introduction sa akin. At least, kumbaga, yan po yung base yan siguro o yan yung nabasa niya. So let's go to the next slide. Ayan.
ayaw gumana yung nagsislide ko. Ayan, wag na natin kilalanin yan. Ayan, asawa ko nga po pala yan, si Michelle Albo. So, yan po yung naging partner ko. Ayan, siya rin po yung ano, dito po sa negosyo natin sa IND. Siya rin po yung SMD, siya po si SMD Michelle Albo. Ayan, asawa ko po yan. That's why, so SMD siya, SMD na rin ako. Yun po yung tinatawag natin na ano ba, ano ba tawag natin dyan. Ayun, couple power. Sumisigaw, may sumisigaw doon sa likod ko. Couple power, siguro nakataas pang kamay noon. Ayan po, sige. Next slide po tayo. So, ano po bang ano natin topic ngayon? Mutual funds, ano po ba yung mutual funds? Okay guys, hold on. Magsisimula na po ako. Ito pong mutual funds, bakit po napakahalaga? Ito po ay napakahalaga sa bawat individual na katulad natin na wala po tayong gasinong pera na pang-invest. Ibig sabihin, kung tayo po sana ay fully equipped with the ano, yung sinasabi natin knowledge at saka pera at saka resources, hindi na natin kailangan maglagay sa mutual funds because we ourselves can go directly to the stock market and go to our own. So, pero because of our loopholes, because of our ano, yung ating kakulangan, especially in knowledge at saka sa pera, hindi po tayo basta-basta makakadirekta sa stock market because baka po tayo masunog. Ibig sabihin, through mutual funds, para ka na rin nag-i-invest sa stock market because it was managed by the professionals. Diba? Ito nga po, ito po mismo yung definitions ng mutual fund. Andaya po, task ko to ng content kasi natatakluban ng mukha ko yung ano, laki kasi ng mukha ko eh. Yan, what is mutual fund? It is a type of financial vehicle. Ano po ba yung tinatawag natin financial vehicle? Ibig sabihin po yung financial vehicle, siya po yung isang tipo ng ano, ng behikulo para kayo mismo ay paunlarin o siyang maghawak ng pera nyo. Ayan. So, it is a pool of money collected from any investor, many investor to invest in security and stocks. That's why mamaya po i-discuss ko rin sa inyo ano, paano ba yung stock market, paano ba yung bonds. Ayan. For the purpose of nakumita yung pera nyo. Meaning, katulad nga po tayo sa ginagawa natin sa ano, sa IMG. Diba, in 20 pesos, saan mararating yung 20 pesos mo? At the same time, paano mo i-invest stock market yung 20 pesos mo? Ito 20 pesos yun. Diba? Ang stock market, meron po yung tinatawag na minimum board lot. So yung minimum board lot, kung hindi mo aabutin yung minimum board lot, hindi ka po pwedeng pumunta o mag-invest sa isang stocks because kulang yung pera mo. Natatandaan ko po yan. And this is hindi matanggal-tanggal sa utak ko. Kung ikaw man ay nasaan ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo at ipinahiya mo ako, ikaw taga Metro Bank sa May Calapan branch. Tandang-tanda ko yung ginawa mo sa akin. Hindi po ako mapagtanim ng galit, pero natatandaan ko yung mga pagkakataon at nagiging challenge po ito sa akin. Finance ano na po ako noon. Isa po akong finance officer ng BJMP sa province of Oriental Mindoro. Minsan po ay nagpapalit ako ng ano, kumuha ako ng budget ng ano ng bureau sa Metro Bank. Dumais po ako sa isang ano doon. Meron pong nakalagay sa kanyang table. Na nakalagay doon is an investment ano, yun doon ka daw pupunta para i-talk ka o sabihin na natin. Siya yung kakausapin mo kung gusto mong mag-invest. Alam mo ba ang nano sa akin? Alam niyo ba kung ano ang isinalubong niya sa akin? Meron ka bang 200,000? That time is that was 19 ano yan? Mga 2001, 2002, 2003. So yung 200,000 is medyo malaki ng pera noon. Unlike ngayon, 200,000 is napakaliit ang value. Noong mga panahon yun, napakataas pa ng value. So, nagulat ako, hindi pala ikaw po pwedeng maging investor sa bangko na yon kung wala kang 200,000. Diba? So, hanggang ano ka lang. Ibig sabihin, hanggang depositor ka lang, meaning, yung pera mo, gagamitin lang nila
gagamitin lang nila para sila mismo ang maging investor ng pera mo o sila mismo ang maging makinabang doon sa pera mo. Kapalit ng mga regalo sa iyo na payong at ballpen. So, mamaya maiintindihan nyo kung bakit ito sinasabi at kung bakit kung anong halaga nitong mga bagay-bagay na to. True mutual funds, true this subject, malalaman po natin lahat yan. Okay, next slide. Pasensya na po ha. At tinalala muna ko eh. Okay. Ang mutual funds po, okay, dumirekta na po tayo sa Soldibo. We are all here. Siguro naman, meron po tayo. Ayan, shout out po sa mga ano, sa mga YouTuber na pumasok. Ayan, hindi pa po mga member ng IMG yan. Excuse me na po ha. Sarado pala yung bintana ko, kaya hinihika ako. Tinakapos ako ng oxygen. Ayan. Doon po sa mga bagong pasok o hindi pa po member ng IMG, so hindi nyo pa po siguro may mga terminology kami ginagamit na hindi nyo masyadong naiintindihan, go on lang po kayo at sa banda-banda riyan mapapaliwanag ko po naman. Who is Rex Mendoza? Si Rex Mendoza po, siya po yung CEO ng Rumber Financial. Bakit po po sinasabi si Rumber Financial? Who is Rumber Financial? Ang Rumber Financial po, siya po kasi yung nakakalam o nang nakaka siya po yung financial manager o yung financial tactician ng Soldibo Funds. Sino po ba yung Soldibo Funds? Soldibo Funds po yun, yung po yung pinaka mutual funds na hinahawakan ng ating international marketing group. So, sino siya? Anong credibility niya? Anong credential niya? Bakit siya kilala? So, ito po. Si Rex Mendoza ko, during those time na nagsisimula pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan niyan. Napakagaling po niyang financial manager. Kasi those time kasi, kung naaalala niyo, si PLDT, that was ano yan, hindi naman po yan umabot kagad ng 1,500 kung titignan niyo ngayon, 2,000. At the peak is more than 3,000. Nagsimula din po yan sa 6 pesos at bumagsak pa nga po yan, nung natatandaan ko, sa 3 pesos. Pero doon sa 6 pesos nabili na po yan si Rex Mendoza because of his ano, of his knowledge and wisdom at saka yung kanyang pagtingin sa future na talagang lalaki si PLDT. From 6 pesos nabili po yan. Nabili po yan ang nabili. Pero bumagsak po siya ng 3 pesos. Maraming tumawa sa kanya ng mga financial analyst din. Ibig sabihin, hindi niya na anticipate na babagsak yung PLDT. Pero hindi niya pinansin yung mga critics niya. Nung bumagsak siya sa 3 pesos, mas marami pa ang binili niyang sa share of stocks ng PLDT. Kaya ayan, nagulat yung mga ano, yung mga financial analyst, mga financial guru nung tumaas ang PLDT. Ngayon, magkano ang PLDT? Nagre-raise siya sa 1,500 hanggang sa 2,000. At the peak nga is more than 3,000. So, ganun kalaki ang future ng pagiging investor. Huwag niyo pong tatawanan ang pagiging mutual funds investor natin. Sa ngayon, hindi niyo po yan, ano, hindi niyo yan na-appreciate. Kasi nga, ito, ana insights ko sa inyo. Lahat po ng nagpasok ng pera sa Soldibo Funds or any mutual funds before pandemic, hanggang ngayon hindi pa tayo nakakabawi. Pero yung pumasok o nagpasok ng pera during the pandemic, specifically sa Soldibo, which is pumasok yan sa 0.44 o 0.48 I think. Ako nakapasok na sa 0.54 na. Magkano ngayon ang Soldibo? Nasa 0.68 or 67. So, magkano almost malaki na, more than kalahati na yung pera ko na ipinasok during the pandemic. Ganyan po yung tsuri ng mutual funds. Huwag po kayong magugulat at huwag po kayong araw-araw tingin ng tingin. Kung hindi, sasakit ang ulo mo. O kaya naman, maya-maya, nanguhuli ka na ng lamok o kaya kinakausap mo na yung pader. Ganyan lang po, relax lang po tayo. As long as nabata pa tayo, wala po kayong dapat ikatakot sa pag-i-invest.
Ang ikatakot nyo ay kung kayo ay nasa mature age na, pumili kayo ng mga investment na hindi masyadong malikot. Okay? Maya-maya po, didiscuss ko po itong lahat sa inyo. Okay. Ayan. Let's go to the theory. Ayan po, stages of money po tayo. During our time, nung mga bata-bata pa tayo, ako kasi nasa middle age na ako. Inaamin ko yan. Kaya nga kanina, naghanap na ako ng salamin eh. We're making money. Paano po bang pag-make ng money? We Filipino are good in making money. Kahit nasaan ka, kahit nandun ka sa squatters area, kahit isa kang magbubukid, kahit ikay nasa Forbes Park or nasa ano ka, nasa Marangyang Pamilya, we all make money. So, bakit po? Siyempre nagtatrabaho tayo, rumarakit tayo, at kung ano-ano pang klase ng paggawa ng money. Pero, kailangan hindi ka lang magaling sa paggawa ng money. Kinakailangan marunong kang mag-save. Kasi yung edad mo, hindi na yan babalik. Yung lakas mo kumita ng pera before, hindi na yan babalik. Pero, through our savings, we can grow our money. Bakit? We can grow our money because katulad ngayon, marami kayong natututunan sa akin at sa itataga nyo sa bato bago matapos ang ano ko. Bago mag-umaga, marami kayong matututunan. Sigurado yan. Di ba, Sir Bobby? Bago mag-umaga, matatapos din naman siguro tayo, no? Ayan. So, we can grow money. Paano po ba ang pagiging growing money? Kasi, yung 24 hours na ibinigay sa iyo ng Diyos sa bawat isa sa anin, hindi yan pwedeng maging 25 hours sa special na anak ng Diyos. Hindi po yan po pwedeng maging 23 hours doon sa mga less fortunate na anak ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay pantay-pantay. We have all 24 hours in a day. Di ba? Pero, Sir Rick, yung pala 24 hours in a day, paano ko pagagawin? Hanggang 24 hours lang pala ako. Through this system or through this investment scheme o doon sa mga ituturo ko sa inyo, matututo kayo kung paano nyo palaguin ang pera nyo kahit pala natutulog, pwede palang palaguin yung pera. Kahit pala pandemic, pwede palang palaguin yung pera. Kahit pala bumabagyo, palaguin yung pera. Kaya pala yung mayayaman, lalong yung mayaman. Yung mahihirap, lalong naghihirap. No! Ibig sabihin lang nun, ang mayayaman, kaya yung mayaman, because they know how to grow their money. Tandaan nyo yan. Hindi yan kung sinasabi na kinukurakot ng mga mayayaman ang pera ng mahihirap, kaya yung mahihirap ay lalong naghihirap. No. By this knowledge or by the knowledge that I will teach to you now, we can go hand in hand doon sa mga mayayaman. Ako ba, nung bang magsimula ako bilang investor o nung sa mga investment ko, millions na kagad ang nilagay ko? No. Inaagaw ko rin yan doon sa saving ko. Inaagaw ko rin yan doon sa bawat pisong ginagawa ko, doon sa mga sa paghuhugas ng pet sa mga ng mga matatandang inaalagaan ko. Okay? Now, you know how to grow your money. You need to protect your money. Bakit? Paano? Bakit siyempre? Certo. Alam mo namang unang-una, dapat alam mo yung pag-iimbestan mo. Tayong mga OFW, napaka-prone po natin sa scam. Tayong mga OFW, napaka-prone po natin sa budol. Because, minsan, kulang tayo sa knowledge. At the same time, gusto natin magmadali. Kasi tayong mga OFW, ang dami natin bit-bit. Hindi lang natin bit-bit ang pamilya natin. Bit-bit natin ang pamilya ng pamilya natin. Which is wrong. Which is mali. Kinakailangan, yung mindset natin is straight from your goal. And what is your goal? Your goal is to grow your money, to protect your money. At the same time, pagdating ng future, may pera ka pag hindi mo na kaya magtrabaho. Okay? Reaction naman dyan. Parang tahimik na tahimik kayo ah. Co-host, nandiyan ka pa ba? Opo, nandito pa. Ayan, nandiyan ka pa. Okay, salamat. Salamat, salamat, co-host. Ayan. So, nakuha niyo yung gusto kong ipaliwanag. Protecting money is just protecting yourselves.
Protecting money is protecting your future. Protecting money is protecting you when you grow older. Sana we grow older all. Sana all mag-grow tayo. Maging dumating tayo sa bikyaya. Okay. So that is the stages of money and how to manage it. Okay? Ito, savings. Marami pong nagsasabi, ang savings is depende sa laki ng pera o depende sa laki ng kinikita mo. Marami po akong naririnig dito sa Roma. Mga kamag-anak, kaibigan, kaaway, kahinanakitan, kaingitan, lahat ng klase ng tao naririnig natin. Dito, pagdating nyo sa OFW, ang unang tanong, magkano ba ang sweldo mo? Ako, ang sweldo ko ganito. Ako, ang sweldo ko ganito. Ang sweldo ko is 2,005. Ang sweldo ko is 2,000. Ang sweldo ko is 1,000. Ayan. So, ano ang epekto nun? Eh, sabi ko nga, eh kasi siniprida, kung ang sweldo mo is 2,005. Ang tanong dyan, what is left after spending? May natitira ka ba? Ibig sabihin, ano ba yung panuntunan ng savings? Okay, I will give you an insights. An insights in savings is, halimbawa, ikaw ay sumusweldo sa tuwing katapusan ng buwan. Sumusweldo ka ng, sabihin na natin, average ano ka, OFW, 1,000 euro. That is, nasa 56,000 o 57,000 ngayon, depende sa palit. So, sumusweldo ko ng 57,000 pesos o 1,000 euro. This 1,000 euro na nasweldo mo nung nung last day of the month, how much left pagdating ng last day of the month next month? Okay? Nakuha nyo? Hindi yung okay. Ang kinita ko ngayon is 1,000. That's my savings. No. That's not your savings. That is your sahod mo yan. Ang savings is magkano ba ang kikita, ang matitira mong hawak after bago dumating uli yung sweldo mo or pag nasanggap mo uli yung bago mong sweldo. Ibig sabihin, kung 30th of the month ka sumisweldo, meaning magkano ang naiwan doon sa pera mo pagdating ng 30th of the month, not the 29th, or not the first day of the next month, meaning na idagdag na uli yung bago mong sweldo. Okay? Kasi ano daw maliwanag ba? Okay. So that is the true savings. Hindi po 'yan sa laki ng kinikita nyo. Okay, kumikita ka ng 5,000 in a month. Meron pong mga 5,000 in a month na kumikita rito. Meron niya pong meron doon sa aming this is one of my experience. Sa paggagawa ng ISE, kailangan daw is ganito na yung ISE mo para ikaw ay makatanggap sa gobyerno. Sabi nila, bakit? Meron bang tumatanggap dito ng more than 1,000, more than 2,000, 3,000, 5,000? No, meron dito tumatanggap ng more than 5,000, 6,000. Meron pong mga ganun na mga Pilipinong OFW. So, it's not the matter of how much you are earning. It's not a matter of how much you are spending. It's a matter how left after the one cycle of your salary. Okay? So, maliwanag po sa inyo savings. Hindi po yan yung ano po? So, baby. Okay. So that's savings. Ano ba 'to? Ayan. So ayan, pinapakita po. Meron po dito na walang savings kasi ang sabi nila pagkatanggap nila, ayan ganyan, pupunta sa remittance center diretso sa pamilya. So that's the reality and that's one of the bad reality of us being an OFW. Okay. Pero si Bo Sanchez po nakaisip yung sinatawag na 10-20-70 rule.
So ito pong 10-20-70 rule is ito po yung isa sa napakagaling na ano, na formula kung paano tayo makapag-save. Bakit po? Doon sa 100%, yan po yung buong sahod nyo. 10% will go to tithes, which is kailangan po natin. Sabi nga, whatever you give, much more than that will be received by yours sa future. So, 10% ibigay po natin. Hindi po dahil sa iglesia ka, hindi po dahil sa born again ka, hindi po dahil sa kahit anong relihiyon ka. That is the golden rule. Kinakailangan magbawas po tayo sa kinikita namin. Kami mga YouTuber, almost yung kinikita namin na papamigay din namin. Lalo na po yung mga kita namin sa revenue. Habang nagpapalaro kami, ayan. Kaya po nananatili sa amin. Kasi marami pong YouTuber ang umaasa na pambigas sa mga host o sa mga live streamer. So that's one of my tithes. At meron din po tayong mga tinutulungan na mga cancer patients, mga kamag-anak, at yun namang iba ay hindi natin kaano-ano or ano. So yung 20%, that is ano, yan yung po tinatawag na giving to yourself. Paano po ba tayo mag-give? Magregalo sa sarili natin? Ang pinakamaganda pong regalo sa sarili natin is yung paghahanda natin sa future natin. Ano ba yung future? The future is not just tomorrow. Or the future is tomorrow. O kailan po ba yung future? Ang future na tinatawag para sa akin po ha. Ang future po is yung time na hindi mo na kaya magtrabaho. O kaya naman is yung time na ayaw mo na magtrabaho. Ayan, dalawang klase po yan. Yung hindi mo na kaya magtrabaho, yung po yung tinatawag natin sa Italiana, per forza kailangan mong tumigil because you cannot work anymore. Why? Because it's either you are ill or you are disabled. Di ba? Yun naman pong isa is you want to work anymore because you are well compensated by yours money na itinago mo sa mga investment mo. You are compensated by the investment na halimbawa mga real property mo na kumikita through rents or through lease or through fruit of the yung kinikita o bunga o kahit ano pa mang klase ng pagkita ng mga na-invest mo. That's the difference between ikaw ay tumigil sa pagtatrabaho because hindi mo na kaya o ikaw ay tumigil dahil hindi mo na kailangan magtrabaho. That's our rule. That's our goal. Sana lahat, sana all, 'di ba? So, yun naman pong 70%, diyan po sa 70% na kinikita natin, diyan po natin pagkasyahin lahat ang ating pangangailangan. During our ngayon. Like for example, bayad sa bahay, kuryente, ilaw, lahat, pagkain. So, ibig sabihin, by this formula, wala po kayong masasabi o wala na kayong reklamo na wala nang matitira sa inyong sweldo. Wala na kayong reklamo na dumaan lang sa sweldo nyo, sa kamay nyo yung pera nyo at hindi kayo nakapag-ipon. Siguro, kung first time nyo itong narinig, maybe you contest me. But, siguro sa padalawang beses mo itong marinig, mag-iisip ka na. At sa patatlong beses mong marinig this golden rule by the Bo Sanchez, gagawin mo na. Ganyan lang po tayo. Talagang sa unang dinig po natin and anything, meron po lagi tayong resistance. Tama po ba? Yung resistance po, normal po yan in every Filipino. Okay? So, next slide po tayo. Basta. Ayan. Ito po yung isang slide na napakalaga. Ito po yung investment. Ano-ano po ba yung iba't ibang klase ng investment? This is a quadrant of investment. The first quadrant goes to bond security and contributions. What is bonds? Ang bonds po ay simple lang po yan. Ang kumpanya ang may utang sa inyo. Okay? Bakit po nangungutang ang kumpanya? Because of the expansions, because of their liabilities na kailangan din nilang mabayaran, and so on.
Ang securities naman po is ayan. Ganun din. Kung kailangan ng isang kumpanya o ng isang government corporations o ng gobyerno mismo, nag-i-issue po sila ng securities. So, halimbawa, paano po kumikita sa bonds, paano kumikita sa securities, paano kumikita sa contributions? Kumikita po tayo dyan through interest. So, ang tawag po sa kinikita natin that the first quadrant, the bonds of the first quadrant is an interest income. Ganon din po yung contributions. Okay. Sa second na naman po is cash. Cash is a financial currency and risk. So, that is yung cash. That's the second quadrant. That is another kind of investment. Okay? Financial, mangutang, bigyan ng pera. In return, dapat mas malaki. Hindi yung ubunado ka pa. Yung currency naman, na andyan yung forex, the high and low of the forex, dun kumikita. So, nandyan yung risk, nandyan na rin yung ibang other kind of investment, that is like cryptocurrency and so on. So, sa estate naman, that is the income, management, and debt. That is the third quadrant. So, paano kumikita yan? So, estate, meaning, halimbawa, nagbenta ka ng ari-arian mo, binili mo siya ng 1,000, binenta mo ng 1,200, that 200 will goes to your income. So, that is another investment. Economic results and deposits. So, yung future economics, halimbawa, through deflation, inflations, resources, halimbawa, dun sa lupa mo, may nakita kang ginto, that's the resources of yours. And the deposit itself, it's the bank deposits or other deposits, whether it is in the bank or whether it is in the deposits in the other kind of the financial institutions. Okay? That's the different, the four quadrant of the investment. Okay? Okay, inflation. Marami po nagtatanong, what is inflation? Ang inflation po, simple lang. Ito po yung simpleng pagdugas o pagbawas ng pera mo, yung power of money. Ibig sabihin, magkano ba yung baon natin nung tayo nag-aaral? Ako, inabot ko yung 25 cents. Sa 25 cents kong nung baon, nakakabili na ako ng banana cue. Banana cue at saka palamig sa 25 cents. Ngayon, magkano yung banana cue? I think 50 pesos. Meaning, yung po kalaki yung inflations. Yung 25 minus 50 pesos, ibig sabihin, 49.75 ang itina, 49.75 ang ganun naging doble ang pagbaba ng value nung 25 cents. Okay? Ganun ka, kung i-divide mo yung 49.75 sa 25 cents, that is the percentage of inflation during my time when I was in elementary. So, napakasimple po ng inflations. Ang inflations po is simpleng pagbaba ng value ng pera natin. Okay? So, ganun po. Ayan, katulad yan, magkano dati, sabi daw, July 2017, ang bread and cereals is 100, July 2018 is 104, ngayon magkano? Siguro nasa 300, 400 na. Ibig sabihin, nagbabago yung amount ng isang bagay, pero yung quantity is the same. Okay? Or, same yung price, but the quantity become lesser. Okay? That's the inflation. Kabaliktaran po yung deflation, which is pareho po siyang bad sa economy. Inflation is good as long as na hindi ganun kalaki sa ganun kataas. Ang deflations naman, halimbawa, ang paliwanag ko naman sa inyo ang deflations, ha? Kasi kailangan nyo rin malaman to. Walang masyadong nag-discuss about deflation. Lahat inflations na dinidiscuss. Ganito naman. Ang deflations naman, halimbawa, yung isang lugar i-develop ng isang developer. Okay, pinatayuan niya ng mga amusement center at saka mga condominiums and so on and so forth. Ngayon, ang presyo, halimbawa, ng isang condo ron is 1 million. Yung 1 million na yun, after a year or 2 or 3, naging
500 naging half million, yung 1 million naging half million because walang bumili. That is deflation. Ibig sabihin, yung value naman ng property o ng certain assets is bumababa because of a certain fortuitous event or something na hindi natin inaasahan. Marami pong ganyan sa Pilipinas. Marami pong mga itinayong mga realty realty developer na nagkaroon ng depletions because of the sabihin na natin hindi maganda yung pagtayuan or hindi suitable yung kanilang pinagtayuan o kulang sila sa pag-aaral. So that is depletions in a part. O kaya naman nagkaroon ng katulad halimbawa sa Ukraine war. Ukraine war, hindi tumaas ang presyo doon. Hindi tumaas ang presyo nung mga certain real property doon. Bumababa because of war. So that is deflation, hindi inflations. Okay? Ayan, historical inflation rates in the Philippines. Siguro hindi na natin ano yan. Sa isang tingin pa lang, makikita na natin yan. Kasi tingnan mo ha, from 2010, 3.6, ayan. Ayan yung annual inflations. So hindi siya nagbabari. Hindi siya ibig sabihin nagbabari, hindi siya nagbabari. Hindi siya pare-pareho. Nagbabari siya. Minsan mataas, minsan mababa. Yun nga yung sinasabi ko. Minsan kasi hindi control ng presidente, hindi control ng mga tao. Minsan kasi fortuitous event o hindi may nangyari, nagkaroon ng bagyo, ganito, nasira lahat. O yun. O kaya naman minsan political, ayan. So, that's the inflation. So, makikita nyo, that is the historical inflation rates in the Philippines. Ang problema lang dyan kasi, tingnan mo, sasabihin mo, 3.6 nung 2010, tapos nung 2014 is 2.6. Ibig sabihin, bumababa yung inflation. Ang problema dyan kasi, halimbawa, from 100 this year, nagkaroon ng inflation na 25%, so naging 125. Next year, ang problema nun, ang base nun is next year, doon sa susunod na year. Not this year. So, ganun pa rin. Pagdating ng panahon, talagang tumataas yung inflations. Okay? What is the effect? Ayan. Ayan. What is the effect of that? So, the purchasing sana yan. Did you know that if you had 20,000 today in savings deposits account in a bank, you are actually losing money every year? Ayan. Yan na nga po yung pinapaano ko sa inyo. Kasi kung ang pera nyo ay nasa banko, natatalo kayo, hindi nyo alam na natatalo kayo. Although, hindi nyo nakikita na nababawasan yung pera nyo. Yung 20,000 nyo, 20,000 pa rin. Bakit? Kung tutuusin niya, 20,000, 45. So kung hindi nyo narinig sa akin ang paliwanag sa inflations, matutuwa kayo. Kasi nung naglagay kayo ng 20,000 at 0.25% interest, that is before, ngayon is 0 something na. So mas mababa. That is 50 pesos. Less withholding tax na 20% of your interest. Yan lang po maganda sa ating bangko. Yung withholding tax is doon sa interest, not doon sa capital. Unlike here in Italy, doon sa capital ka babawasan ng withholding tax. Kung magkano yung kung magkano yung pera mo, doon sila bumabawas. Kaya ang banking system dito hindi masyadong pinapasok. So, ayan. Meaning, kung titingnan mo yung pera mo, yun ay 20,000 and 40 pesos. Pero ang actual na value niya, kung 5% ang naging inflation, ang actual na value niya is only 19,040. So that is the effect of the inflations. Hindi mo mapapansin na nababawasan yung pera mo, pero yung purchasing power niya is nababawasan. Okay? Yan, 5 financial goals. Bakit po, ano po ba itong 5 financial goals natin? Bakit kailangan natin tayo may financial goals? Diba? Lahat naman tayo may goal sa buhay. Kung wala tayong goal sa buhay, we are nothing. Tandaan nyo yan. Every one of us have a goal.
unless you want only to survive in this world. The first goal is the emergency plan to fall back on. Meaning, katulad niya po na nangyari sa akin, last February 18, namatay yung amo ko. Kung wala akong emergency plan, anong gagawin ko? Uwi na lang ako sa Pilipinas. Sabi nga, kasi meron naman kami lupa doon. Go to the Philippines and plant kamote. Because we have a backup, kami mag-asawa, so nandito pa rin kami. Same living, same way of living, nung may trabaho ko at saka wala akong trabaho. So, yun po yung tinatawag na emergency fund. That is the first. Kailangan nyo, you have always an emergency fund. Get rid of debt completely. Ayan, kung kayo man po ngayon is maraming utang at talaga naman po bato-bato sa langit ang tamaan ay pogi. Most of us, or kung may katabi kayo, tanong mo sa katabi mo kung may utang siya. Mostly, sasabihin sa iyo, is meron. Kasi nga, nasa abroad tayo, napakabilis bumili ng computer, napakabilis bumili ng cellphone, napakabilis bumili ng relo, napakabilis bumili ng alahas sa hulugan. Ano po ba yung hulugan? Di ba utang? Hindi naman utang yun kasi binabayaran ko naman monthly. At saka yun may hulugan. Utang pa rin po yun. Meaning, isa dapat yan sa financial goals mo. Kailangan, kung bibili ka ng computer, kung bibili ka ng cellphone, kung bibili ka ng alahas, i-cash mo. Para wala kang utang. Meaning, yung mga susunod mong pera, kung ano man yung gusto mong bilhin, hindi na pastidyo, hindi na yung utang mo. Yan. The third one is retirement planning. Dito lagi kami nagkakagulo sa pagkakong speaker. At dito lagi ko tinotorture ang aking mga listener. Bakit po? Ang concept kasi nila ng retirement planning, once you are here in Italy, you are 60, kinakailangan mo para maging 67.5 or 67 years old and above bago ka makapag-file ng retirement o bago ka makapag-retire. That's not the retirement. That is the filing of your retirement or that is the retiring age. How about if you are nandiyan na sa retiring age mo? After you get your retirement and dami mong utang, pinamayad mo lang, retired ka na ba? No. Sasabihin mo, kaya ko pa naman magtrabaho eh. Magtatrabaho ulit ako. Yan ay katwiran mo because you yourself, hindi mo pinaghandaan yung ano mo. Yung retirement mo. Katwiran mo yan dahil alam mong nagkamali ka nung previous years mo. Or, katwiran mo yan dahil hindi mo narinig si Sir Rick. O hindi mo narinig ako. Okay? That's the retirement age. That's not a retirement. The retirement planning is, the true retirement is, kahit anong age ka, pwede kang mag-retire. Diba? Ilang taon na si Mike Zuckerberg. Ilang taon na si Bill Gates. Bill Gates is matanda na, pero anytime pwede siyang hindi magtrabaho. Zuckerberg is napakabata, pero anytime pwede na rin siyang hindi magtrabaho o mag-retire. Yun yung sinasabi ko. It's not the age. It's a matter how you prepare for your retirement. Like me, halimbawa, sa ngayon hindi ako pwede mag-retire and I am 47. Hindi ako pwede mag-retire because hindi dahil sa I am not 67 because yung retirement planning ko is not, hindi ko pa naaabot. Pero if my retirement planning, if my retirement plan ay na-reach ko, pagdating ko ng 50, I can go to my retirement. Okay? Hindi ko na kailangan intay yung 67 ko. So, yun po yung sinasabi ko sa retirement planning. It's not the age. It's how you prepare for your retirement. And, di ba? Getting insured. Getting insured is, yan po yung replacement ng kita natin. Like for example, me. Kahit sino dito sa ado, nakakilala namin, they know that our children needs the special care. Needs someone to look on because they have
sabihin na natin, they have the problem. They were not like other kids na in the normal, ano, normal in their age, the normal na kilos. That's why I need to be getting insurance, because if somebody na may mangyari sa akin, sino o ano ang ibabayad o ano ang magiging budget ng mga anak ko kung sakaling may mangyari o saan sila kukuha. Di ba? Doon papasok yung insurance. Doon papasok yung replacement nung kinikita ko ngayon. Okay. Create multiple sources of income. Yan na po yung taayan. Diyan na po tayo papasok. Kaya po, nandiyan ang mutual funds. That is the ano, one way of passive income. Ayan, shout out po muna sa 41 million in the house. Ayan. Ang dami po natin participants ngayon. Okay. Doon po sa ano, create multiple source of income. Kailangan daw, you have at least 5 passive income. Paano mo pa mapapagsabi sabi multiple source of income? Sabi mo nga kanina, we have all 24 hours in a day. Do sa 24 hours in a day, kailangan pa natin matulog at least 8 hours a day. Hindi ka naman matutulog. No. That's why, nandito tayo ngayon para pag-aralan kung ano-ano po ba yung mga other source of income na even you are sleeping, if kumikita ka. Even you are working in some place, in one place, in another place, kumikita ka. Di ba? Okay. Ano po ba yan? Napakarami pong financial vehicle na pwede natin pasukin. One is the mutual funds. Other is the stock markets. And the another thing is, ano, yung katulad niya po, getting insured, o yung tinatawag natin mga package insurance. Package insurance is kasama na po yung investment plus insurance. Dahil ang tawag po dyan is package insurance. Or yung mga realty or real estate business natin, like for example, if you have ano, tawag dito, apartments, or kung meron naman kayong mapagkakatiwalaan, isang tulong na rin yun. It's better to give ano, it's better to ano, to teach them how to fish than to give them fish, di ba? Kung may mga kamag-anak tayong wala namang ginagawa sa atin, bakit hindi nyo bigyan sila ng hanap buhay? Okay, marami na pong ano diyan, marami nang nasunog. Eh wala tayong magagawa. Try and try until ano. Kaysa naman wala na kayong ginawa kundi magpadala ng pera sa kanila. Okay? Ako ginawa ko, binuhay ko yung figure ko. Total, lagi din naman silang nandoon. Lagi din naman silang humihingi ng hindi naman humihingi, nag-a-ask o ng favor na kung pwedeng tulungan sa pag-aaral. Okay, lagyan natin yung pinyari. Eh. Pakainin nyo yung mga baboy. Kung ano kitain ng mga baboy, hati tayo. So, that's one way of income. That's one way of creating multiple income. That's one way of teaching them how to fish. Di ba? So, that's it. That's the 5 financial goals that we should have. Okay. Dito po sa slide ko, diniscuss ko rin yung stock market. Bakit po kailangan ng stock market samantalang mutual funds? Di ba yung sinasabi ko kanina? The definition of mutual funds is that is the collection or the pooling of money na hahawakan ng financial ano natin, financial expert natin, ng financial ano natin. Sila po yung mag-iisip. Kasi po, yung pera kasi na ibinigay natin sa mutual funds, hindi naman yung kikita kung hindi nila yan ilalagay sa mga stock market or other financial instrument. 'Di ba? Pinakita ko na yung 4 quadrant, yung quadrant of investment. Doon nila inilalagay. So, i-discuss ko sa inyo pahapyaw ang stock market para alam nyo kung paano kumikita yung mutual funds. Kung paano kumikita yung pera na inilagay natin sa mutual funds na pagbabahagihin natin equally after ng cycle. Okay? Ano po ba yung cycle? Ang cycle ng stock market is one day and every day. Magbubukas yan halimbawa ng 9 or 9:30, depende sa ano. Sa Philippine stock market, ako medyo naguguluhan ngayon kasi nga because of pandemic, masyadong nagulo. At hindi pa ako masyadong nag-ano ngayon, nagpe-perform sa stock market. Ako, lagay lang ako ng lagay. So, hindi ako ngayon yun. Ako yung tipong investor ngayon, hindi ako tipong trader ngayon.
So, ang cycle dyan is yung nag-open yung ano, nag-open yung market this morning at nag-close this afternoon. That's the cycle of the stock market. Kasi mutual funds kasi everyday yan. Everyday nagpapalit ng NAVs because everyday yung stock market, everyday din nilang inilalagay yung stock market, depend on the everyday nilang ipinapasok yung pera, yung collections of money doon sa stock market. Pero hindi sila everyday na nag-withdraw. Depende po yan sa diskarte ng finance manager. Okay? Maliwanag po. Maliwanag po ba, Sir Bobby? So, that's it. So, kaya, paano yung sa Rick, medyo magulo. Bakit may nakalagay dyan, buy and sell? So, that's the cycle. The cycle means, kung bumili ka ng stocks at 1 peso, ibinenta mo ng 150, you have 50% ano, 50% gain. So that's the, you know, that's the stock market. That's the cycle of the stock market. Or, other way around, kung bumili ka ng 1 peso, benenta mo ng 50 centesimos, you have 50% lost. At the cycle is, kung benenta mo siya, yun na yung tinatawag na nangyari. Pero kung hindi mo siya benenta, either it is lost, ang tawag po dyan is paper loss or paper gain. Okay? Okay, next slide. Ayan, bakit po may trade ang example ko dito? Because we are all, ano, kasi si IMG po, si my trade. My trade po yung ating ano, partner, pero hindi po natin papakahabaan to. One day siguro, pag may time tayo, or kung willing kayo na matuto, at may time ako, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade. Okay? Ayan po. Abaco Securities, napakaganda po ng platform niyan. napaka madaling gamitin. Tsaka sabihin na natin na advanced yung ano niya. So, at the same time, ang kailangan niyo lang is kung paano dumiskarte at kung paano kung ilagay niyo yung sarili niyo kung anong klase kayong investor. Tandaan niyo po, ang pag-i-invest po ay kailangan yung kayo nakakatulog. Ang paglalagay po ng pera sa investment ay yung tipong hindi kayo mababagabag na baka mawala or ibig sabihin ganun ganito, hindi na kayo makatulog. Bukas, withdrawin nyo. Nakita lang kayo ng kaunting gain. Tatakbo na kayo sa computer nyo. Withdraw nyo. Na bumagsak lang ng konti yung NAVs, tatakbo kayo sa computer nyo, withdraw nyo. No, that's not an investment. That is gambling. Tandaan nyo yan. Gambling is different from investment. Investment, laging long-term goal lang inyong iniisip. At the same time, ano ba yung long-term goal? The long-term goal is depende sa'yo. Kung ang long-term goal sa'yo is 2 years, nasa sa'yo yan. After 2 years, withdrawin mo. Whether it is good or bad yung nangyari sa ano. Kung ang long-term investment mo is 5 years, okay. But ako, kung ako tatanungin mo, my long-term investment is my retirement. What is your retirement? I have discussed it. Na-discuss ko na po yan kanina. Okay? So, that's the my trade. So yan, ito na po yung platform ng MyTrade. So makikita niyo po yan kung ibig sabihin kung magkano. Ayan, naku po. Watch list. Tinaas yung salamit, hindi na mabasa. Buy, stop. So yan. Magkaroon po tayo dito ng separate discussions if you are willing. Di-discuss ko po yun sa inyo or lagi ko po sinasabi one day kung halimbawa nakita niyo ako naka-live sa YouTube, pwede niyong ipa-discuss sa akin yan. So, I am willing. So, ayan. Passion ko na po ang magturo. So, iisa-isahin po natin yan kung paano yan gumagana. Okay? So, eto po yun, yung paano ba kumikita sa stock market. One of the pagkita sa stock market is sa pamamagitan po ng dividends. And the another thing ng pagkita is yung price appreciations.
What is the dividends? Dividends po yung ibinibigay ng bawat kumpanya sa mga investor. Sino po ba yung investor? Yung investor po ay kayo yung bumili ng investment doon ng share sa particular company. Or kung mutual funds naman kayo, kung bumili kayo yung mutual fund company mo sa particular company na yon, sa inyo po yung papasok doon sa mutual funds. Then after that, equally divided na paghihati-hatian ng bawat investor. So ayan po, makikita nyo po yan. That is based on the based on my experience. Ayan po, binigyan po ako na ni Call Financial po is another platform. So marami po akong platform na ginagamit. Depende po sa availability ng bawat platform at kung at the same time sa availability ng pera ko sa bawat platform. So ayan po, noong January 14, 2022, medyo ano na po yan, late na. Attention, Ricardo Manato, ako po yan. This is inform you that your dividend, your stock dividend entitled with the details as follows. Ayan. So si IDC po, nagbigay po sa akin ng stock dividend. Ay, burado po, pasensya na po, hindi ko na po masasabi sa inyo kung ilan yan. Binero po kasi nung asawa ko yun. Nakalimutan ko na. So that is the stock dividend rate, the X date, kung kailan ibinigay. So number of share na hawak ko, yan, binura din po. Ayun o, may nakalagay po yung 9,000. Number of shares credited to account. So ganyan po yan. Ibig sabihin po, in every dividends, pumapasok po yan doon sa portfolio mo. Okay, that is another. At ito naman po yung ito. Sa First Metrosec, that is another my, and that is one of my, ano na ulit, that is my another platform na ginagamit. Sa Metrobank naman po yan. Ito naman po yung stock dividend na tinatawag. Kung isa po kanina, eh, ano ba yung dividend kanina? Ah, ganun din. Oo, stock dividend din. So, pareho lang po pala ito. Pero magkaibang platform, ibig sabihin, may nilagay ako doon sa isang platform, may nilagay din po ako dito. Pareho pong sa akin kasi Ricardo Manato. Okay? So, that's, ayun po. Yung mga pinapakita ko po sa inyo is, kasi ayaw ko po mag-discuss ng churi. Ang gusto ko po i-discuss lagi is what is I had experience. Ano po? Kasi churi is nothing. The best thing is yung experience. Okay? So, yan. The next one is the market index. That is the, ayan po, marami pong mga finance manager ang tumitingin sa market index. Kasi yan po yung, ano eh, yun yung pong benchmark o yung sukatan kung paano sila mag-i-invest. Meaning, kung yung stock market is bumabagsak, bakit ka maglalagay? Sabihin, kung tumataas naman, so saan yung punto na kailangan mo maglagay? Yun po yung tinatawag na timing at saka yung perfect strategy. So dahil po mutual funds tayo, hindi po natin masyadong pagtutunan ng pansin yan. Kasi trabaho po yan ng mga finance manager na sabihin na natin, isa na po ako doon kasi may mga hawak din po ako ng mga accounts ng individual na ako po yung dumidiskarte. Ayan. So na-discuss ko na po sa inyo kung ano yung ano, kung paano kung saan nilalagay ng pera ng mutual fund. So let's go to the ayan. Sa risk profile po tayo, conservative and moderate. So investment allocation, unwilling, ayan. So investor profile, unwilling, ayan. Ano po ba ito? Sandali lang ako ha. Batakan nga natin ito pababa. Kasi hindi ko makita. So risk profile, conservative, moderate, and this one is the aggressive one. So, makikita po natin, ano po ba yung conservative? Ang conservative po kasi, katulad nung dinidiscuss ko sa inyo, as long as kayo ay bata pa, huwag kayong matakot, doon kayo sa aggressive and moderate. Kasi, there's nothing but up yan. Kahit bagsak po ngayon, tataas at tataas yan. Maging conservative po tayo, kung tayo ay nandun na tayo sa age, kung tayo ay nandun na sa age, na kailangan na natin maging conservative because alam natin na nandun tayo sa age na maya-maya hindi na tayo po pwedeng maghintay or maya-maya hindi na natin kaya magtrabaho
ng katulad nung pagtatrabaho natin nung tayo malalakas pa. So that is the difference between the conservative and the aggressive. At saka yung moderate naman po, yun yung pong nasa gitna. Ibig sabihin, you are not aggressive, you are not conservative, but you are moderate enough. Ibig sabihin, depende kung anong stocks, depende kung anong ano, kung anong timing, kung ano yung investment na pinapasok mo. Okay? So that is the investment allocations. Ibig sabihin, kapag daw po ikaw ay conservative, ang allocation mo sa cash is napakalaki. Ito po yun. Pero kapag ka ikaw ay moderate, hindi masyadong malaki ang cash mo. Ibig sabihin, naka-invest halos sa lahat ng financial vehicle. At kung ikaw ay aggressive, halos wala kang cash. Kasi lahat inilalagay mo doon sa mga, sa stocks. Ito, natatakluban. Ayan. Lagay natin dyan. Sa stocks, sa bonds and property. Okay? Ang property po kasi, it's also an aggressive type and moderate. Katulad ko po, whatever na kinikita ko po sa stock market, whatever na kinikita ko sa mutual funds, kapag satisfied na ako, inilalagay ko po yan sa real estate. Sa property. Why? Because property, hindi po yun nagde-depreciate. It's always appreciating. Unless doon yung property mong ano, property na nabili mo ay magkaroon ng fortuitous event. Ano po ba yung fortuitous event? Ang fortuitous event po, yung hindi natin inaasahan, katulad ng lindol, baha, landslide, or sabihin na natin pagsabog ng vulkan, or whatever na hindi natin control. So that is. So, ang aggressive po, willing to accept substantial fluctuations in the value of investment for the possible highest possible return. Ang gusto mo palagi is makuha mo yung ano, makuha mo yung pinakamataas na return ng investment mo. Yung po yung aggressive. Ang moderate naman is yung parang meron kang reservations na what if na hindi maabot yung highest point ng return, eh at least hindi ka naman babagsak or hindi masyadong malaki matatalo sa'yo. Ang conservative naman po, ayan po yung ano, discarding magulang. Ang gusto niya, kumabig lang ng kumabig. Ayaw niyang matatalo. Meaning, kapag naglabas niya ng pera, tatanungin ka agad, ilang percent ang kikita ng pera ko? At kailan ko ito makukuha? So that is the conservative. Ayan, yan pong risk profile na yan, tandaan niyo po yan. Dahil kayo po yan. Bilang investor, that is you and you alone, not me. I am just talking about this theory because of you. You need to know what is your risk profile because yan po yung sinasabi ko sa inyo. Yan ang magpapatulog sa inyo. Dahil kung sinasabi nyo, halimbawa, kay Sir Rick tayo maniwala kasi Sir Rick, malakas yung mag-invest. Pero kaya nyo bang matulog? Kapag ako'y sinabayan nyo ng investment, baka hindi nyo kaya matulog. Yan po yung risk profile. It's you, not me. Hindi nyo po pwedeng isipin na kung ano yung ginagawa ko, kaya nyong gawin. Kasi iba yung risk profile ko sa risk profile nyo. That's the meaning of it. That's why I am emphasizing this. I am not emphasizing this just to prolong the discussions. I am emphasizing this because this is you, not me. Okay? So, that's it. So alam na natin yung mga tsuri. Alam na natin. So we are now ready na mag-invest. Oh, ready na ba kayo mag-invest? Chat nga kayo diyan. Doon sa mga narinig niyo sa akin ngayon, ready na ba kayo mag-invest? Doon sa mga narinig niyo sa akin, kain niyo na bang matulog upon giving your money to ano, to Solibo? Upon giving your money to Atram? Upon giving your money to ano? sa iba't ibang klase ng mutual fund company. Di ba? Ganun lang po 'yon, ganun lang kasimple 'yon. Kaya hindi po tayo dumediretso subito doon sa ano sa topics natin because we need to ano ba 'yan tinatawag natin diyan? We need to ilagay muna natin ang puso't isipan natin
ano ba yung pinapasok natin? Kailangan alam natin, we have a knowledge. We have, alam natin yung risk profile natin. Alam natin yung goal natin. Di ba? Ayan. Bakit, ayan, sa dinami-dami ko pong diniscuss sa inyo, ano po ba yung advantage of the mutual funds investment? Simple lang, simple to invest. Kung member ka ng IMG, mag-ano ka lang, maghulog ka lang, papuntang soldi mo, okay na. Di ba? Professionally managed. That's why diniscuss ko si Ramper. That's why diniscuss ko si, ano, si Rex Mendoza. Because they were professionally, they were professional, they were, sila yung naghahawak ng funds. Sila yung nag-iisip. At hindi lang sila basta nag-iisip. They were experienced investors. Offers diversifications. Ibig sabihin, hindi na ikaw mag-iisip. Sila na mag-iisip kung saan nilalagay yung pera mo. Conveniently administered. Ibig sabihin, sa platform pa lang makikita mo na. So hindi ka na yung pupunta sa banko, hindi ka na pupunta sa kung saan-saan. Di ba? O hindi ka na yung araw-araw, hindi ka matutulog just to see kung ano nangyayari. Gives higher returns. Higher returns means kasi nga, it was properly managed. Meaning, it's more than that sa binibigay ng banko. It's more than that binibigay ng SSS. It's more than that na binibigay ng pag-ibig. Because pag-ibig itself, SSS itself, bank itself, goes to mutual funds. Low-cost management, it's almost zero nga sa management. Okay? Offers liquidity. What is liquidity? Meaning, okay, it's offers liquidity. Ano ba yung liquidity? Sir Rick, ano ba yung liquidity? Liquidity ka ng liquidity dyan, hindi ko naman alam yan. Ang liquidity po is anytime kung pwede ko ba yung ma-withdraw. Marami po dito nag-invest, yung po yung sinasabi natin super budol, super scam. Ang laki-laki ng pera mo sa portfolio mo, ang laki-laki ng pera mo doon sa e-wallet mo, hindi mo naman ma-withdraw. Is that liquidity? Is that the, ano, is that the good investment? Di ba? Nag-invest ka sa ganito. Sabi sa'yo, lalaki ang pera mo. Okay. Yung pera mo, yung 1 million mo, naging 3 million, 5 million, 10 million. Nawi-withdraw mo ba? That is illiquid. Ang offers liquidity, meaning, katulad po nung pinsang ko, umuwi. Pagdating niya sa ano, sa sa Pilipinas. Sabi sa akin, pisan, okay ba yung ano natin, saldibo? Kumita ba tayo? Ako, yes, kumita tayo. Bakit ka? Kung magkano pera, magkano kailangan mo? Kailangan ko 100. Okay. Sabi ko, 100,000, withdraw ka ta. Pahingi ako ng ano mo. abangan mo sa tawag dito sa email. I-confirm mo kapag ka may nag-ano sa iyo. Yung code, ibalik mo sa akin. So, nag-withdraw ko. I go to the her portal. Winidraw ko. I-confirm niya. Binigay niya sa akin code. Ayun, pinadala ko sa kanya 100,000 after ilan days. Provides transparency. Transparency po, yan yung po yung araw-araw na nakikita natin. Buksan mo lang yung sundibo mo, araw-araw makikita mo what is nabs, ano na bang value ng pera mo. So that's it. And another thing is highly regulated. Ano po ba yung highly regulated? Highly regulated because it was regulated by the Security and Exchange Commission. That's why. Kung makikita nyo, mamaya, didiscuss ko sa inyo yung prospectus. Paagalingan sila dyan ng, ano, ng outside auditor. Because pinapakita nila kung kano sila ka-transparent. Ang outside auditor po natin o yung independent auditor po natin, hindi po yan pag o hindi po yan empleyado ng ano ng mutual funds company. Like SGB, Isla, kung ano-ano pa, hindi po yan mga empleyado. Independent po yan, independent auditor. Ibig sabihin, para mapakita sa tao na they were transparent. Okay, switch to other schemes. So, that's it. So, that is the advantage of the mutual funds. Ano, mag-invest na po ba kayo sa mutual funds o naka-invest na kayo sa mutual funds? So, dito pa lang makikita nyo na what is mutual funds itself? So, okay. Let's go deeper. Ayan po, yung type po ng mutual funds. Ang mutual funds po, meron po tayong bond fund type, merong money market fund, stock fund, balance fund. Ayan. What is the investment composition? Bond fund is the fixed income instrument. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Pagpasok mo pa lang ng pera mo, alam mo na kung kailan mo pwedeng withdrawin at magkano kikitain. That is the bond.
So, yan po yung kinukuha ng ating mga conservative na mga investor. Money market fund, ganun din po yan. Minimal plus stability plus minimal growth. So, konting-konti lang po kinikita niya. Short-term fixed income instrument. So, yun. Ibig sabihin sa bandbag po is almost 6%, minsan nagiging 7%, depende sa ano, sa yan, sa klase ng company ng pinaglagyan ko. Tandaan niyo po, ang bond man, money market fund, yan po ay utang ng company sa inyo. Sila po yung umuutang. Stock fund, yan po yung namang share. Ibig sabihin, doon po sa company, may share kayo. Kabahagi kayo, hindi kayo may utang. Walang utang sa inyong kumpanya, kundi kabahagi kayo whatever nakita ng kumpanyo or whatever na magiging utang ng kumpanya. Ganun lang po yan. So, sa balance fund naman, ayun po, di binahagi lang some goes to stock fund and some goes to money market fund or the bond fund. So, meron po tayong mga, yan po, depende po yun sa prospectus at sa bihis nung ano, paliwanag ko po sa inyo ng mga mutual fund. So, at least this is the basic. Ngayon, alam nyo na yung basic. Alam nyo na kung kayo ay titingin, halimbawa, titingin kayo sa Google kung gusto nyo maghulog sa mga mutual fund companies. So, you have a jury. So, yung stock fund po, nasa 18%. The balance fund is nasa 12%. So, ayan. Nandiyan na po sa inyo. Naibigay ko na lahat ng jury. Kung paano kayo titingin, kung paano kayo babasa ng ano natin. Ng mga investment, ng mga financial vehicle natin. Okay. So, ito naman po, NAMS. Marami pong ano. Marami po sa atin. Dinidiscuss ang NAMS. What is NAMS? So, yung NAMS, siyempre, kung magkano ang value, number what share in every day, ano, in every day. So, every day nagbabago. Pero, alam nyo ba kung paano nagbabago? Alam nyo ba kung paano kinukompute yun? Okay, kung hindi nyo alam, eto, makinig kayo. What is net asset value per share? That is NAMS PS. Okay. Yung po kasing number of share outstanding, yung nasa baba, that is fixed. Ina-apply po yan sa Securities and Exchange Commission kung magkano ang pwedeng ibenta. Halimbawa po, nasa 1,000. Kung halimbawa, how many, you have 1 billion shares na ibebenta for the particular period. Okay? So, that is fixed. Halimbawa, 1 billion. So, 1 billion dito. Yung total asset less total liabilities, yan po nagbabari. Ang total assets po yan, yan yung po yung araw-araw na inilalagay natin o yung tinatawag natin pool of funds plus yung kinikita nung pinaglagyan ng pera nung finance manager natin. That's why I discussed to you before the stock market. In order for you to know how does kumikita yung pera ng mutual funds. Okay? Less total liabilities, of course, kung ano yung utang ng ano, nung mutual fund company. So, ayan, maliwanag na sa inyo. Hindi po dahil sa pinatagal ko lang o pinahaba ko lang itong discussions na to. No. Bawat slide po dito sa ginawa kong discussions na to is may purpose. Kanina, bakit mo dinidiscuss sa stock market? Mutual funds naman yung ano natin. Yung ating pinag-aaralan. No, because of this NAVs, because net asset value per share. In order for you to know kung saan ang gagaling yan, kung paano tumataas o kung paano kumikita at kung paano nalulubi ang isang company, ang isang mutual fund company. Okay? So maliwanag na sa inyo kung paano kinompute yung 0.67 net asset value per share ng Soldigo. Okay? Chat naman dyan. So, gising pa ba kayo, Sir Bobby? Gising pa ba mga host ko dyan? Mga co-host ko? Wala na akong ano? Baka naman malayo na ako. Baka naman nasa Mars na ako. Okay. So, eto po. Ayan. So, yan ang model po natin. Ang napakagandang si Michelle Garcia. So, eto po yung makikita natin sa ating ano? Sa ano bang tawag dito? Sa portfolio natin. No? Sa wallet natin. So, ito po yung IMG. So, makikita nyo po, hi, Michelle Garcia. So, paano nyo makikita? O, paano nyo makikita? Yung dinidiscuss natin, mutual fund. So, punta lang po kayo doon sa may IMG Soldigo fund. I-click nyo lang po yan. So, makikita nyo na.
kung magkano at kung ano ang nangyari o nangyayari doon sa mutual fund na pinasok mo. Okay? So, that's it. So sa halip na discuss ko sa inyo yung tsuri kung paano kumita, o na-discuss ko na nga pala sa inyo kung paano kumikita ang isang mutual fund company, i-discuss ko sa inyo, magbigay na lang po ako sa inyo ng sample ng nangyayari sa ating ano, sa bawat investors natin sa Soldigo. So ito po is isa sa ating sa mga downline natin. Ayan. So tinanggal ko na po, hindi ko na po siya kaya ano eh. So no, hindi ta. Okay. Ito po yung ano, yung siya po nung pumasok, automatic meron po siyang 1,000. Ito po yung tipo ng investor na ano, na ang risk profile is sabihin na nating aggressive. Yung unang pasok niya is naglagay kaagad siya ng 100,000. Okay. Yung 100,000 niya, nakuha lang niya sa 0.59. So, yung 0.59 niya, nakakuha siya ng 167,000 plus na na shares. Okay? So, sumunod naman niya is 20. Then, yung mga sumunod niya is kokonti na. So, meron siyang 20 plus 4 plus 5 plus 4 plus 7. Sabihin natin, all in all, 120, 124, 129, 129, 133, ayan, 140. So, meron na siyang 140. So, pero, ito yung kinukwento ko sa inyo, na tumawag sa akin na nangangailangan siya ng 100,000. So, makikita nyo dito sa baba, yung 100,000 niya, 100,051. Yun yung redemption. So yung ano niya, yung dinidiscuss ko sa inyo, that is subscription. Redemption, subscription is yung magdadagdag kayo ng pera sa mutual fund niyo. That is the subscription. And the other way around, yung redemption is magwi-withdraw kayo doon sa pera na inihulog nyo. Yan yung dinidiscuss natin kanina na liquidity. Napaka-liquid po ng Soldigo. Nag-request ako sa kanya noong 7/26. Yan, ano ba 7? That is July 26, 2022. Ayan. Yung redemption date niya, transaction date niya, pero makikita nyo dito, 2016. Siguro nag-ano ko sa kanya 3 days before nung i-type ko siya sa ano niya, sa portal. So hindi po siya umabot ng 5 days. Nasa New Rakas ano na nasa New Rakas na kagad niya yung 100,000. Ibig sabihin, totoo, hindi scam, hindi budol si Soldigo. Meaning kung kailangan mo ng 100,000, kung more than 100,000 yung pera mo doon sa Soldigo, automatic mawi-withdraw mo siya. This is the clear manifestations na ang Soldigo natin pinag-uusapan is not budol. Because eto na yung ano, ako na mismo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ayaw kong discuss sa inyo ang theory. Ang gusto kong discuss sa inyo, what I am learned and what I had experience in this ano, in this platform. So, ayan, maliwanag po sa inyo na yung 100,000, ito po yan, yung 100,000, katabi po, nasa taas po ng stop share. Na-withdraw po niya yung 100,000 nung July 26, kasi umuwi siya sa Pilipinas, kinailangan niya yung pera. Pero, in spite of that, may natira pa rin sa kanya na 44,000. So maliwanag na sa inyo. Ibig sabihin, kung magkano lang yung gusto niyong i-withdraw, kung may matitira, nandyan lang yan. Sabi nga niya, okay, ngayon, kasi ang dami niyang basher. Ang dami nagsabi sa kanya, bakit mo pinagtiwala kay Ricardo? Yung pera mo, mawi-withdraw ba yan? Ang daming budol dito sa Roma, ang daming budol dito sa Italy. Sabi nung pinsan ko yan. Pagdating sa pera, hindi mo katatakutan yan. Huwag lang pagdating sa babae, katakutan mo yan. Joke lang, Sir Bobby. Ayan. So, ano lang po yan? Pabasagan na lang po yan. So, yan. So, maliwanag po yan. Gusto kong i-emphasize to. Kasi nga,
yung buzzer niya, lagi niyang sinasabi yung na hindi ka hindi mawi-withdraw yung perang inihulog natin sa Soldigo. So this is the ano, ito na po yung proof. Ngayon nalaman ko kaya pala sinisiraan ako, gusto pa lang utangan yung pera. Okay, ito naman po yung ano, yung another na ito naman po yung tinatawag natin peso cost averaging. Ito po yung clear manifestations din po na hindi mo kailangan ng malaking pera para kayo makapag-ipon. Ito pong batang ito is ano, estudyante lang po ito. Isineseparate niya 1,000 na galing sa baon niya. Monthly niyang inihuhulog dito. Kasi nga, napaliwanag natin o nagkaroon siya ng knowledge na dito niya ihulog kaysa sa banks. So, ayan po. Ano po yan? Talagang straight siya na 1,000 na inihulog niya. Yun, siguro mas malaki yung baon niya doon. Meron siyang 2,400. So, in spite na maliit yung kanyang inihulog, at least meron siyang ipon na 16,000 for how many months niyang paghuhulog. So, ibig sabihin lang po dito, wala pong keme-keme na hindi ka makakaipon. Kasi sa 1,000 kaya mong mag-ipon. Siguro naman in a month, kaya mong mag-separate ng 1,000 sa sweldo mo. Okay. The next sample natin is yung isa na natok natin, naniwala, hindi natin alam kung talagang siya ay naniwala doon sa ating mga paliwanag or napahiya lang sa atin, kaya pumasok o kaya naging member ng IMG. Di ba, pag pumasok tayo sa IMG, meron tayong automatic na 1,000 na papasok kay Soldigo. Kapatid, kung ganyan yung concept mo sa ano, sa investment, kahit 20 years yan, ganyan pa rin yan, hindi yan lalago. As long as na hindi mo dinadagdagan yan, yan lagi yung insights na binibigay ko sa inyo. Collecting more marbles. Ibig sabihin, padamihin mo yung investment mo and the return is more. Mas marami kang investment, mas malaki yung return na papalik sa'yo. Kung pababayaan mo lang na ganito, na 1,000 yung laman ng ano mo, ng Soldigo Strategic Growth Fund mo, ayawan ko lang kung umamang ka dyan or dumating yung araw na maging 1,000,000 yan. Ibig sabihin kapatid, mga guys, kinakailangan trabahuhin natin ang pag-i-invest. Ibig sabihin, isa puso natin ang pag-i-invest natin. It's not just nakinig kayo sa akin, natuto kayong mag-invest, naglagay kayo yung 1,000, pagkatapos nung kinalimutan nyo na. No. Maging ano tayo, sabihin natin, invest more. Kaya bumagsak yan, go. Invest pa more. Ganun po yun. So, ito po yung another mutual fund company. Hindi po yun. Ini-emphasize ko lang po yung Soldigo because we are all here. We are all here. Yan, paki-admit niya po yan. Yan, shout out po sa aming founder na si Groups Italia ng Team Europa na yan, bagong pasok po. Salamat mga kapatid sa pagsama niyo sa akin. I emphasize the Soldigo funds kasi nandito tayo. At the same time, we know yung mga taong nandito. We know Ramper, we know Rex Mendoza, at yun po yung lagi natin sinasabi o pinapakilala. Pell Equity, Pell Am Assets Management, Sun Life Financial, Atrab and PAMI. So, ayan. Yan po yung mga mutual funds company na po pwede natin pag-investan. At napakarami pa pong mga mutual funds company na pwede natin pag-investan other than that. Okay? So, doon sa pinakita ko sa inyo kanina, kung paano nyo i-dissect isang mutual fund company, maybe you have a theory o yung prospectus nun, kinakailangan nyo laging titignan. Kasi yung prospectus nun, yun na yung bias kung paano nila i-manage yung, ano, yung mutual fund company. Di ba? So, tingnan natin kung paano i-manage nung iba yung kanilang mutual fund prospectus o yung kanilang company. So, ito po yung Soldigo. Soldigo Strategic Fund. Paano ba ito? Masyadong ano? Sandali ha. I-akit natin ito.
Okay. Yan. Sa Soldivo daw, ito yung fund allocations niya. This is the ano, ito na yung financial is the green one. That is the it's the property, it's the blue one. Yan. So mas malaki yung property, meaning yung collections or yung pool of money is doon inilalagay ni Soldivo. Then sa holding firms, constructions, financial, consumer and others. So itong pineapple to, hindi po ito basta dinrawing. This is to show you, this is the prospectus of the Soldivo. This is to show you kung paano nila minamanage yung yung fund nyo. So hindi nyo naman siya pwedeng diktahan kung paano dapat i-manage. So it's depende pa nyo kung i-accept nyo sa Soldivo o pupunta kayo sa another mutual funds company. Ano ba yung presentations ng another ng mutual funds company? Okay. Dagdagan pa natin si Soldivo. Ito naman yung ito pa rin yun. Ito po yung prospectus, ito po yung bihis na sinasabi ko. So naandiyan po lahat yung detail ni Soldivo Strategic Growth Fund. Naandiyan yung ingestion date niya, kung kailan siya nagsimula, yung fund type niya, yung equity fund. So yung currency, that is the Philippine peso. So initial investment is 1,000. After that, giving the 1,000, so pwede na po kayong Yung holding period, kailangan nyo rin pong malaman. Yung 6 months, ibig sabihin po ng holding period, is bago kayo makapag-withdraw, dapat naka 6 months na kayo. Or, pwede rin naman po, kung kailangan nyo ng pera, pera nyo naman yung pwede nyo rin withdrawin. Kaya nga lang, meron kayong mga certain charges. Or, yung tinatawag natin na na interest in favor to the Soldivo Strategic Growth Fund. Okay? So, nandiyan po, yan yung pumbihis. So, yan po yung asset allocations niya, yung equities niya is 91.01%. So, yung cash or cash equivalents is only 6%. Ibig sabihin po, almost lahat ng pera na inilagay natin is napasok doon sa stocks. Okay? So, ayan, andyan din yung top 10 holdings company na kanilang pinaglagyan. Ito po. I will give you the insights. Pag sinabi pong top 10 holdings na company na pinaglagyan, hindi po yan yung pera. Inilagay lang dyan sa top 10 holdings na yan. Nagkataon lang yan na dyan nila, yan yung kanilang allocations priority. Meaning, kung meron silang 1 million collections for this day, yan yung priority nila. But, kung sakaling may nakita si finance manager na growth stocks or may isang stocks na mabilis yung pag-akyat or nakikitaan nila ng potentials, even though the top 10 holdings is there, ilalagay pa rin nila doon sa stocks na other than top 10 holdings yung pera ng collections nila ng Soldivo. Okay? Maliwanag po yan. Sa sectors naman, ayan, holding firms, property and financials, ayan. Again, that is the prospectus. Meaning kung paano dinidivide ng ang asset or ng Soldivo. So, yan po yung i-compare nyo. So, eto na rin po yung funds history niya. So, ayan, kung kayo po ay may time na pagkumpa-kumparahin sila. So, it's yours. So, ayan na po. Atin pong pag-aralang mabuti to kasi ito na lang naman po yung Ayan. Kaso itong nakuha ng datang ito is 1.0 per share pa eh. So, matagal na po to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Lahat po ng lahat ng nag-invest before pandemic is hanggang ngayon duge. Unless na nag-average down sila nung pandemic. Ano po yung tinatawag na average down? Okay. This is another insight for you. Ang average down po tinatawag, like for example, you invest in mutual funds for 100,000. That is before pandemic. Ang average down po is how much money that you put in pagdating po ng pandemic or nung bumagsak yung
stocks or yung net asset value per share ng isang mutual fund company. Like for example, kung nag-invest ka sa ng 50,000, you have 100,000 sa app, meron kang 50,000 dito, magsasalubong po yun sa gitna. Ibig sabihin, mababawasan po yung net asset, yung lugi nyo doon sa taas because nag-ano kayo dito sa baba. So, ganun po. Yun po yung ibig sabihin ng average down. So, what is the strategy for that? Kung may pero rin lang po kayo, tuwing bumabagsak yung stocks or yung net asset value per share, so pag may a certain mutual fund company, dagdagan nyo yung inyong inilalagay na pera. Okay? Ano naman po yung peso cost averaging? Ang peso cost averaging po doon is the same as that. Ibig sabihin, habang bumabagsak is naglalagay kayo ng pera. Or, yung paglalagay nyo ng pera is constant. Every month, halimbawa, every month na you discipline yourself to put money 50,000, okay. Put in 50,000 every month. Walang maintenance. Whether it is pandemic or non-pandemic. Whether it is Christmas or not Christmas. Okay? Meron din po tayong tinatawag na strategic average method. O yun, Sam. Yung pong strategic average method, yun po yung ginagamit ng mga ano, ng mga tinatawag natin mga batikan na investor. Gumagamit po sila dyan ng tinatawag natin charting. So kapag doon sa chart, mas mababa yung charting, doon sila naglalagay ng mas malaking pera. Or naglalagay sila ng malaking pera kapag kakita nilang tumataas na yung ano. Kumbaga, nag-bottom na, nakita nilang pataas na ang value, ang net asset value per share ng isang company, so ng mutual funds company, doon sila naglalagay. That is the strategic average method. Marami pa pong method dyan, kaya lang abutin tayo ng bukas. Okay. So, ayan, makikita nyo po yung year-to-date dyan, yung fund review. So, ganun lang po. So, every prospectus, every BHIS, makikita nyo, nakalagay naman po yan, detalyado. Sa Google pa lang makikita nyo. So, tingnan nyo, halimbawa, gusto nyo mag-invest sa Soldivo, so gusto nyo makita yung history of the Soldivo, makikita nyo lahat dyan. Okay? Sun Life, ganun din. So, ayan, sa Sun Life, dito, sa BHIS nila, sector of economy naman yung ano. Yung sector of economy naman yung kanilang nakalagay dito kung paano nila binihisan o kung paano nila inilalagay yung pool of money ng Sun Life. So, nandiyan yung holding firms, consumer, bank and financials, property, utility, communications, transport services, and gaming. So, dito, ganyan po yung pagtingin o ganyan yung pag-aaral in every mutual fund company. So, hindi ko na po yan masyadong didiscussin. Kasi mahaba na masyado na pong mahaba tayo. So, yan po. Pill equity, pare-pareho na lang po yan. Atram, ganun din. So, itong Atram, may ano lang ako dito sa Atram. Sa Atram, kung mapapansin nyo, yung pinaglalagyan ng pera nila, ang pinaglalagyan nila ng pera nila is the growing company or growth company or growing stocks. Megawide Construction, Eagle Cement, Bloomberry, Wilcon, EEI, Security Bank, Axelon, First Gen, DM Wenceslao, Shakey's Pizza. Anong napansin nyo dyan? So, hindi nyo makikita na naglagay sa Atram ng blue chips doon sa top 10 holdings nila. That's why gusto kong i-correct yung mga yung mga nag-speaker about mutual funds na lagi nilang sinasabi na ang pera mo is inilagay sa blue chips company ng bawat mutual funds. It's not. It's not true. The true is, tingnan nyo yung prospectus. The prospectus itself defines kung paano inilalagay ng mutual fund manager o ng financial manager yung pera nila. This is the clear manifestations na ang Atram is not a fund of the blue chips company. Like me, I'm not a part of the blue chips company. Kasi ganito lang po ang logic dyan. Ang blue chips company is mayaman na, maunlad na. Ibig sabihin, i-maintain na lang nila yung kanilang yaman. Unlike the growing stock, they were aiming high. They were aiming kung paano nila pantayan yung mga blue chips company. That's why
like Atram, my mentality is like that. I would like to grow my money more because for me, I am young enough to wait for that. Pero kung ako yun nando na sa age na malapit na rin kunin ni Lord, siguro doon na rin ako sa top 10 blue chips company na maglalagay because ang gusto ko na lang is to maintain or kumita ng konti ang aking pera. Okay? Maliwanag po ba tayo doon? So, yun lang po. Yun lang po yung ano. Eh po, makikita nyo ha, 90%. 90% po ng pera ni Atram is small and mid-cap stocks. At tandaan nyo po, ang atin po ngayong ano, financial manager or financial ano natin is Atram. Okay? So, eto. Facts about mutual funds. Can I tell the fund manager what to buy and sell? Hindi po. The fund manager will follow the investment parameters indicated in the funds prospectus. That's why napakahalaga po nung funds prospectus. That's why napakahalaga po nung funds allocations na didi-discuss namin mag-asawa lagi. That's why kung bakit lagi namin binibigyan ng diin yung prospectus o yung bihis ng isang mutual fund company. Because doon pa lang masasight nyo na kung ano yung diskarte ni fund manager. Okay? How long is the maturity period? Mutual funds do not have maturity period. Wala pong maturity period ang mutual funds. It depend upon you kung kailan mo gustong withdrawin yung pera mo o kung hanggang kailan mo gustong ilagay, panatilihin yung pera mo in a certain mutual fund company. At the same time, wala rin po yung ceiling. It's not because you invested 1 million to a mutual fund company is tama na yun. No, kahit 10 million, 15 million, 1 billion ang ilagay nyo sa isang mutual fund company, it's all about you. Okay? How much will I earn investment funds? If I invest in mutual funds, are the returns guaranteed? Are the returns guaranteed? Mutual funds are not fixed income investment and therefore do not pay guaranteed return. Hindi po siya guaranteed. Historical return, meron po siya. Pero guaranteed return, wala. Historically, pwede pong kumita yung pera niya ng 12% to 22%. It depends upon the fund manager, the discarte ng fund manager. Pero hindi pa rin po yan. There are a lot of good fund manager. Kaya lang pag minsan, hindi natin alam yung tinatawag nga natin, lagi ko sinasabi, the perpetuous event goes by geopolitical events, the political events in a certain area, or the world economy. So minsan, hindi talaga hawak natin or nung fund manager itself ang ano natin, ang guaranteed ang ikauunlad ng isang mutual fund company. Okay? Historical return meron po. Guaranteed return wala po. Okay. Investment rules. Ayan. Lagi ko po sinasabi. No such thing as short-term investment. Wala pong nag-invest ngayon bukas. Milyonaryo na. Marami pong gumagawa niyan. Like for example, yung mga ito, I'm not saying hindi ako nag-racial wala akong racial discriminations. Maraming gumagawa niyan sa atin yun. Yung mga nahuhuli. Yung mga Chinese na nagkakalat ng drugs noong isang araw, millions, 408 millions yung nahuli. Kasi gusto nila mabilis na return. Pero ano kapalit? It's either mapatay sila, makulong sila, or yung conscience nila hindi napatigilan because of their doing immorals. For me, you need to invest in a moral one. You yourself to become a morally good, fundamentally good, because I know every individual is fundamentally and morally good. Greed never wins. Yan, tandaan niyo po yan. In any aspect of life, greeds never win. Kahit nga po sa YouTube namin. Sa YouTube mga ano natin. Greed never wins. Okay.
One time, second time, they win. Pero in a long run, they lost. Diba? Remove emotional attachment. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag po kayo ay nag-invest, tandaan nyo, ang investment na paglalagyan nyo is yung kaya nyong matulog. Meaning, yung emotional attachment nyo is iiwalay nyo dun sa pera nyo. At the same time, papaano nyo? Okay, another insights. Ang ilagay nyo pong pera ay hindi yung perang gamit nyo. Kasi kung ang pera nyo ilalagay dyan is gamit nyo, sigurado, hindi kayo makakatulog. Pero ang ilagay nyo po dyan ay yung pera na hindi nyo gamit, sigurado, mahimbing ang tulog nyo. Diversify. Yun nga po yung diversify. Diversifications. Meaning, wag lang kayong mag... Although, dinidiscuss ko sa inyong mutual funds, napaganda ng mutual funds, wag lang kayong mag-ano. Wag kayong mag-stick sa mutual funds. Maglagay din kayo sa stock market, maglagay din kayo sa real property, mag-invest kayo sa mga apartments. Kung ano yung kaya nyo. Yun lang po yung ano ko. That's my simple tips. That is the diversification. Kung may lupa kayo, paunlarin nyo yung lupa nyo. Okay? Pataniman nyo. At least, kahit pa paano, may mga ano kayo, may mga farm boy kayo na natutulungan. That is diversification. Ang diversification po na tinatawag, hindi po yung ano, yung mag-i-invest kayo sa Soldivo, mag-i-invest kayo sa PAMI, mag-i-invest kayo sa ACRA, mag-i-invest kayo sa Sun Life, mag-i-invest kayo sa First Metroset. That's not good in diversifications. Hindi po yun ang diversifications, the real meaning of diversifications. Kasi ang diversifications po, lahat po yan is a paper assets. Ang diversifications po tinatawag, dapat meron kayong paper assets, meron kayong real assets, meron kayong... meron po kayong emergency funds. That is diversifications. Okay? Ayan, nagpatalastas na po yung anak ko. Okay. After lahat po, aba, magkamali yung tingin ko dun ah. Ses pala yun. Ito po, tandaan nyo. This is the key. The SES. SES po ha. S po yung katapusan. Strategy plus execution is equal to success. Naibigay ko na po sa inyong strategy. Naibigay ko na po sa inyong what I am acquired based on my experience. It's upon you how to execute. Naandyan po si Solivo, naandyan po si Kaiser, naandyan po si IMG, naandyan po ang pamilya natin na naniniwala sa platform natin pinag-aaralan. So, all you need is to execute. All you need is to do your part in order for us all to success. Okay po. That's all po. Good eve. Mega loud shout out po sa mga dumating. Almost 50 po yata tayo kanina. Thank you very much. Thank you. Sa mga invite ko po dyan. Salamat at kayo nakarating. Sir Bobby, back to you. Okay. Try niyo po mag-stop. Ano record po? Stop share ko eh. Stop record. Okay.